阿门。阿是为有灵。阿哈巴利斯本的奥利奥米多比诺昆达纳迪斯圣达阿米斯，马蒂。阿多巴拉马利恩卡拉巴达巴泰库曼阿波利西亚纳迪纳迪马斯拉尼莫纳波库巴。伊达阿米古萨巴达伊亚波斯阿西诺曼阿波蒂。阿多巴拉马利恩卡萨伊西西巴。Ya upang iyanin ang mapagmalaking malalakas na yung aming pinagdiriw ang pagsilang sa kalangitan ng martir na si Santa Agnes. Kami na may mabigyan mong makasunod sa pagiging manatag sa pananampalataya ayon sa pinamalas na sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ka. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itinayo ang isang torda na may dalawang bahagi. Ang unay tinatawag na dinadaang balal, naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dapang kabanag-banalan. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang sasagote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahan, lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalang bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa damang kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi tugon ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay inumisik sa mga taong itinuturing na marami. Sa ngayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa magitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang kaligtan na natin ang mga gawang walang kaburuhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuling tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuling tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayo ng awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakuhan. Siya'y nagahawi sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan at ipinansuo. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli
tumutunog. Ang Diyos ay siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa Troyong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang panghuli tumutunog. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kami iyong pangalanan upang aming matutuhan ang salita ng buhay. Sumayin niyo ang mga Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Sir Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong parang pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraan ng tao. Ano pa? Hindi man lamang nakuha kumain ni Jesus at ang kanyang mga lakad. Nang papalitaan ito ng kanyang mga kasabahan, sila'y pumaroon upang kaunin siya sa magandang sabi ng mga tao na sisirahan siya ng bayi. Ang matuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Nasisiraan siya ng pait. Si Jesus ay pinaratangan na nasisiraan ng pait. At ang reference mo rito ay kung bakit naisip na siguro gawa ng ibang mga pagkaunawa sa mga mensahe na ipinahayag ng buong ni Kapal na tanging kakaiba sa pamantayan na kanilang nakakislan. Eh, maaaring yun ang dahilan din kung bakit nasabi nilang nasisiraan siya ng bait sapagkat may mga turo siya na kakaiba sa pagkaunawa ng mga Hudyo. Pero hindi sa lahat, yung reference point po rito kung bakit siya sinabi nasisiraan ng bait dahil hindi man lamang nakuhang kumain ni Jesus. Hindi man lamang nakuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga lagad. Yung kanyang pagkain, nakasira ko ng bait yun. So kaya kalimitan din ako ng mga nasisiraan ng bait. Ang simula na, hindi sila kumakain. Kaya bahagi rin ako, naalala ko ito ngayon. Marami pong mga lugar dito sa Laguna ang naapektuhan. Yung po kasi noon, yun ako sa dati ng parokya, ay isa ako sa mahalagang pagkilos kung bakit ay mga taong pumuturo kasi yun yung kanilang pamantayan. Sabi kapag pinabalaan ang mga taong ito, walang bahay, gawa ng hangin ng baba dahil lulog ang kanilang mga bahay sa tubig.
ay alam, malaki ang tendency na may masisiraan ng bayi. Hindi lamang po yung katatayuan, kalulus-lulus na katatayuan, kasi hindi lamang po yung pagkawala ng bayi, hindi lamang po yun sa kulungan, may physical aspect yun. At yung isa yung physical aspect, yung hindi kumahal. Hindi kumahal. Kaya pag-ingat ko kayo, kapag may makita kayo na inyong mga kasambahay na hindi na kumahal, ay yun po ay simula. Kaya kinakailangan, kaya lumapit. Lumapit ang mga kasambahay ng Yesus. Sabi, hindi na sila kumakain. Kawalan pa nilang maraming ginagawa. Kaya, anong bahagi mo na kung saan ay makita mo natin. Kaya di po ito yung patuloy na paanyaya ng pagkilos. Sabi ko nga ay isa sa mga panukalang manastero ay mabigyan, kailangan na ngayon, hindi pa umuusok. Sana ito na lang yung bigyan ng executive order ng presidente kaysa ang magpabigay ng ordo sa mga estudyante na ano, sana magkaroon ng executive order ng mga eskwelahan. Eh, magkaroon talaga, lalong-lalong yung regular, kasi sa ayaw po sa study, 40% na ating mga mag-aaral sa public schools ay minors. So, bahagi ko na kung sa akin ay ito ay mabigyan din ang pagtugot. Yung sapat na pagkain. Para tulad ng pinahayag dito, huwag masira ang bayi. Pala mo natin salamat po yun. Pero malaking bahagi po na ginagampan nito sa buhay ng tao. Hindi lang po siguro nawa nasisiraan ng bayi sapagkat wala silang mahal. Ngunit dahil sa mahal, ayaw nilang kumain. Pero yun po ay isang indicator na kinakailangan din ang ginawang nating kalimutan. Sapagkat lalo-lalo na ako sa mga kasambahay, baka hindi natin napapansin na isa po yun sa dapat ng pag-ingatan. Kaya, kung isa ba, aling kapag buwang tao ay walang sapat na lakas ang pagkatawan, ay unti-unti rin masisira ang kanyang kalooban. Ay, kawawa naman. Kaya, ito yung ating ipagdarasa na nawa po ay tayo ay mga nasasamang bayi. Huwag tayo masiraan ng bayi. Kaya, may mga pagkilos na kinakailangan natin bigyan ng pansin. Una, yung nutrition, sapat na pagkain, mahalaga. Pangalawa, ay yung tamang turo. Kumisa kasi may mga taong nahiniwala sa maling katuruan.
At kuminsan yung mga taong gawa na naiiwanan sa maling katuruan ay yun ang kanilang maging gabay sa kanilang pagkilos sa paumuhay na ito. Na kuminsan ay very distracting. Isa na ulit yung tinatawag namin mga extremists. They look for the extremes. Ay, sabi na natin, yun din ay mga nasisiraan ng pait. Wala na sila sa tamang wisyo. Kaya, pag-ingatan natin na humantok tayo sa ganitong klase ng katatayuan. At idalangan din natin, isa rin ako sa pangyaya ay pinamamaling ngayon na simbahan ay yung usapin ng doon or death penalty. Kasi baka magkaroon tayo ng kaisipan na ito yung solusyon sa problema. Ang pagbibigay ng paparusahan ng kamatayan ay yan din po ay mali pagkaunawa ng pag-ilos namin sa daigdig na ito. Sabi na ngayon ang mga bata, lalo-lalo na yung mga psychologists ay naging concern kasi ngayon yung mga bata ang sinasabi na kapag naging paglaro o tigyan din sa kanyang naman, papatay ko kayo. Ay, yan ay, well, magamang yan ay isang kaalaman, pero ay isang maling pagkaunawa sa pagpapahalaga ng buhay. Na kapag hindi natin tinama, ay baka paniwalaan ng marami na yun ang katotohanan. Marami po ang iba, pero yung mahalagang pag-ilos na yung formation, Christian formation, pagtuturo ng ating pananampalataya. So isang pagkatao na kung saan ay hindi mo natin, pangatlo, hindi kinakailangan maging mulat tayo na mag-ingatan natin na makita ang mga signalis na dapat natin pansin. Ano yun? Yung signalis of extremism. Yun po ay magbibigay sa atin sa nawa ng red flag. Kasi nagnanais na ng mga pagkilos na tatawagin natin ay tungod kumikilos sa mga extreme. So ito po tatlong ito. Ang nutrisyon, ang pagtuturo, tamang pagtuturo, pangatlo ay tingnan din natin yung mga pagkilos na maaaring may mga nasa likunan tayo na mga extremists ay kinakailangan natin yung maging aware at pakamamaya ay hindi natin alam ay sabi nga natin ay baka mabigla na lang tayo at mapag-abag, mapag-pag-unabog gawa ng mga violenting mga pagkilos. So, sabi ko nga na tayo ay pinag-aadyapan ng Diyos sa mga tao na nag-iisip na kung tawagin nito ay itong mga extremists na
Kung minsan, makakapag-intuin natin sa igata ay maging bahagi ng malawak pag-ibos. Kaya, alimbawa na lang yung mga vigilante, yun ay patutubo yung mga extremisto niya. So, yung mga terrorists, extremisto mo yan. So, ito yung ipanalangin natin sa Panginoon po, mga kapag, na nawa ay huwag tayong masiraan ng bayi. Mga biyayang nagmula sa pagkakas.